Sige, banta ka na lang. Museum na lang. Yan guys, yung mga yan. Say hi. Yan ang mother ko, yan ang sister ko. So, ito yung dalawa kong nephew. Yan. Video to eh. So, pupunta kami ng... Ito na guys, dito na kami sa vehicles. Sarsogon City, Philippines. So, Sulukos. Yan yung aking nephew. Dalawa. Actually, marami sila. Yan, ito kami. So, pupunta kami ng... Pwede pala kayo magkaon dyan, no? Ng museum. So, just keep on watching guys, okay? See you there. So yun na guys, dito na kami sa museum. Ayan. Ayan, mga kasama ko. So we were going to see the history, the cultures of Bicol, Sorsogon. So, ito na siya. Ayan. Ayan, nakapapunta. Have here. Yan. Dito kami naka-stay. Wow. Look at that. So, nandito na kami sa loob na. Original, 2019 naman, na-renovate siya. Mag-offer more pieces pa rin para maging modern siya.
geographical map po ng Sorsogon. So makikita niyo po dyan yung 14 municipalities as well as yung isang city po ng Sorsogon. So kung mapapansin niyo po, yung mapa po ng Sorsogon is lahat po ng mga municipalities na papaligiran po ng tubig, maliba naman po sa LC. Pero kung hindi po sa LC, nandiyan yung mga resorts, yung mga paligoan. At ito naman po yung top 5 agricultural products na meron tayo dito sa Sorsogon from Philippine Statistics Authority. And dito naman po yung data ng populasyon ng Sorsogon. Pero update, ay, sorry, ano po ito? Outdated po siya since 2015 data pa po siya. So since nag-pandemic po, hindi nakapag-census, hindi nakapag-surgery. Secondary gorilla jar na nakuha sa kuweba ng Bato sa Bato. No, 1956. So pinataya po, nasa 2,000 plus years old na po siya ngayon. So sinasabi po kung secondary gorilla jar siya kasi buto na lang po ng kaayot nilalagay sa kanya. Yung primary gorilla jar po kasi, ang nilalagay po sa kanya is yung buong katawan po ng tao. Nilalagay po siya in fetal position. Nasa 4 to 5 feet po siya. And kapag nagbibigay na po yung body, yung buto niya po, inatas na po dito sa secondary gorilla jar. Magkaiba yung ano? Primary parang po. Parang sila yung nilalagay ng pagbiga ano? Sa initial gorilla at saka sa secondary. Pansin nyo ang ganda ng museum dito. So, yung barko naman po doon, yun po yung living natanggal yun, particular po sa Asteria ng Bagatao, sa mga Paris Church po, na nipa tayo under Spanish colonization. Pero mostly po, yung iba dyan po ay hindi na siya original built. Katulad po yung Our Lady of the Annunciation Parish sa Bacon, nag-undergo na po siya ng renovation ng MHCP noong 2019. Yung Big Ben na po pinatay sa Big Ben ng London. So, makikita niyo dito yung history ng places, so different places ng aming lugar. And then we have here the boat, the first boat where na ginagamit. So, ito yung mga pictures na mga sinaunang pictures na makikita nyo dito. And then aside from this, we have this patron. So, ito yung mga first church na in history. Yan. Yung purpose po niya is para yung mga taga-Sorsogon po ay hindi na pumunta o dumayo po sa nasa. Ito naman po yung mga baluwat niya sa Bulusan at sa Santa Magdalena po. Yung purpose po nito mga baluwat is para protektahan po yung mga tao sa loob sa tuwing sumasalapit po yung mga pirata po. Para po siyang hindi in love. Inclusive for this room. Ano po? Ito yung
stop na kami sa Fort Gallery. So may 10 galleries kami pupuntahan. So tapos na kami ng 3 galleries. So ito na yung pang-apat. From the private collection of government research for them. Possible. Yes, po. Same type po. Working. Ito na, pwede nga. Ito pwede po, wala. Wala. Okay, kasama ka. Ito na doon po si Patawari Barton ng Baoka Marine School. Siya po yung kauna-una ang Pilipino Pugis po na naging gobernador din po ng source. Ano sila na yan? Para... Ang hirap in the rice. Yung isa. Picture ka ba? Picturean mo. Basta yung phone mo. Dito ba diba yung... Kunin mo? Kunin mo yung phone mo? Ah. Bakit di kita picture kanina? Ayan. Tara na. Basta kami sa first floor. So, punta kami ng second floor para sa iba pang mga historical historical photos, picture, events, so, yan, yung mga kasama ko mga nephew ko. So, punta na kami lang, tapos, ito yung sa taas. Yan po, ayan. So, dito kami. So, laki ng place. Pwede, dito ka na, Peter. Ha? Saan po ang mga camera? Sa camera? Ano sa camera?
Pinaglaban ko siya. Ba't wala ko dito? Ayan guys, so makikita natin yung mga ito guys yung mga iba't ibang uri ng gamitan sa pag lalaban niya. Guys ng mga handcraft nila, so guys, this one is they are making a dress cloth for sa mga sinaunang sinuon ng damit ng mga tao. Ayan. The history. Ayan. 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 This is a the agricultural product. So ito yung kauna-unahang product namin na we are proudly and highly recommend. Ito yung mga product namin na recommended talaga na galing sa aming lugar. Yun po, Pili. So yung fruits nito ay pwede mo siyang gawing pagkain, pwede mo siyang gawin ng handcraft. It depends, this basket, so look at that, it's made of the shells of the fruit. Ayan, ganda. Heavens. Ayan. This is the abacay, so fiber. Ayan. These tools are using for the making the cloth, the old one. So, yun sila guys, yung history na at ito na tayo. Wow! Look at this. Beautiful. Una-unahang pasuotan. Yan. Ito yung mga, yan. Ganyan guys. Kung ano ng Pilipino ay sumusuot. Nang pangsayaw. Yan. At ito na. Yan. Ito yung mga sinusuot habang sumasayaw ng pambansang sayaw. So, ayan. So, yung kauna-unahang boat na ginamit noong unang panahon. So, ito siya yung preserve. Ayan. Inalagaan namin yung mga preservations ng mga natural resources lalo na sa aming lugar. So yan siya yung church namin, yung kaunang church. Ito yung mga yan, ito yung mga lugar na pinangalagaan namin. Yan po. Yan.
Dunsol. So if you guys going to Dunsol, you can see this whale shark. So there's a whale shark show there. So can visit there. Yeah. Gubat. Yeah, Gubat. It's surfing. Yeah. If you like surfing, you go Gubat. So yeah. Tapos na kami mag-tour dito sa museum. So yan, itatang natin ang kapatid ko, pinsan natin. Kim, ano yung tutunan mo doon? Anong bilis na, ano, ano yung nakita mo doon na maalala mo, natutunan mo history ng mga ano yun? Ng iba-ibang lugar dito. So ito na guys, tapos na kami mag tour sa museum and sa Sorsogon. So yun, nag-enjoy naman kami, nag-enjoy kami pati yung mga nephew ko, pati yung preggy kong sister, nag-enjoy siya. Ano yung natutunan mo na yan? Maranto. History daw. Basta lahat-lahat ba ito? Ang sarap i-adapt sa school. Oo. Kaya sa mahirap imay mo guys. Pero pero sa lahat-lahat, masarap, maganda, worth it. For just 20 pesos. Masang ka pa. So so guys, if you want, if you're here in Sorsogon, you can visit museum. So saan yung mga bakit ba? Museum? Sorsogon, near Sorsogon Provincial Capital. Yeah, near in Sorsogon Provincial Capital. So dito lang kayo pumunta sa behind, right? Yes, behind. So near in City Mall. So very nice and clear, good atmospheres. Wow. Highly recommended sa mga student na mahilig sa history. This additional additional information for you. So, our tour. Thank you for watching guys. I hope you enjoyed our videos. See you in new videos. Bye bye.